tinatarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Carex Cayano sa Target On Air. Ito po yung mga proyekto at programa na hindi lamang po napataas po yung antas po ng siyudaan. Kaya kundi napaganda pa rin po yung mga buhay po ng mga residente. Sa madalasalita, napakaganda po ng ginagawa po ng mayor dyan sa Iloilo City. Ito upang alamin po natin, napakaraming achievement sa lungsod. At ating makakapanayan po via Zoom, ang napakahusay na mayor mula po dyan sa Iloilo City, ang ating idol, si Mayor Jerry Treñas. Magandang hapon po, Mayor Jerry Treñas, at welcome po sa Target On Air. Mayor, binigyan po ng parangal ang Iloilo bilang number one most improved highly urbanized sa Pilipinas. At ano po yung pinaka-reaction po niyo po dito, Mayor? Alam mo, Kay Eric, ang daming ginagawa ng Iloilo ngayon. Kakapanalo lang natin ng recognition galing sa UNESCO na Gastronomy City. Apa. Maraming awards ang Iloilo City. At saka talagang, alam mo, Carex, ang mga empleyado at saka official ng Iloilo City, talagang enthusiastic sila magtrabaho para sa city. Kasi nakita nila, umuunlad talaga ang bayan natin. Apo, at kung di ko nagkakamali, Mayor, sa nakalipas po ng 6 na taon, nakamit ng Iloilo City, napakaraming pagkilala. Kumbaga, nakatoon po dun sa mga programang nagtataguyod dun po sa paglago po ng ekonomiya. Yung pagyabong po ng kultura, tuloy-tuloy po sa pagpapayaman po ng ating kalikasan. Sabi nga, Mayor, pinakasekreto ni Mayor Jerry Treñas, at patuloy na talagang umuunlad ang inyong siyudad, Mayor. Ang isang sekreto siguro, correct, talagang in love ako talaga sa trabaho. No? Kaya trabaho lang na trabaho ang iniisip ko. Apa. At Mayor Jerry, kumbagay sa pagkilala dyan po sa pagsusulong ng mga pinalakas po na klima para po dun sa pagninegosyo. Kumbaga nakuha rin po ng Iloilo ang 2023 Most Business Friendly and Local Government Unit Award sa Philippine Chambers of Commerce and Industry. Naging dahilan po ba to, Mayor, nakilalaanin din ang Iloilo bilang ikawalo sa pinakaligtas po na siyudad sa Southeast Asia, Mayor? Oo, bago yan, no? Very proud ako na nasama tayo sa 10 na pinakaligtas na mga siyudad. Apa? Sa Southeast Asia. Number 8 tayo, no? Iloilo City. Apa? At saka si PNP Chief Marvel na sa Iloilo kahapon. Apa? Nagdagdag tayo ng 4 na bagong police station. With the complement of 147 policemen. Apa? Alam mo, Carex, apa? Dito sa Iloilo City, ang Iloilo City gumagawa ng mga police station, bumibili ng patrol cars, maski na baril. Tayong bumibili at saka binibigay sa PNP natin. Apa? Alam natin kailangan ng tulong. At saka community work talaga. It's a community support that is needed to ensure peace and order in our cities. At nabanggit niyo, Mayor, yung pagtulong po sa hanay ng ating kapulisan. Meron na rin po ba nakaredy na pondo ang in-city government, ang Iloilo, yung pag-provide po ng body cam sa ating kapulisan? Napakalaking tulong po niyan. Kumbaga, yun po yung magja-justify na makakapagpatunay
nalihiti mo yung operation ng PNP, yung pag-provide po ng body cam, Mayor? Yan ang sunod, no? Kasi ang ginawa natin muna, Iloilo City provided 37 police cars. Apa? Tapos apat na SWAT vans. Mm-hmm. Tapos bumili kami ng bagong tatlong police cars. Apa? At saka 80 na Armalite rifles. No? Mm-hmm. Kasi may mga bagong policemen tayo. But ang body cam, sunod na yan. Tama po. At siguro, banda-banda rin, may ipoprovide na rin po yan sa ating kapulisan. At meron pa po ba kayong mga upcoming infrastructure project po, Mayor? Oo. Gagawin natin ang parking building malapit sa City Hall. Kasi problema na talaga sa parking sa City Hall. Makukumpleto na natin ang legislative building. Apa? Alam mo, correct, ng pandemic, nakahanap tayo ng 250 million. Gumawa tayo ng legislative building para sa mga konsehal natin at saka sa ibang offices. Apa? Tapos, pasalamat ako. Mm-hmm. Ginawa natin ang lahat na markets. No? Apa? Ang Iloilo City may 7 markets. Mm-hmm. Ginawa ng SM Prime Holdings through PPP ang dalawang pinakamalaking markets natin. Gumastos sila ng mga 2.5 billion pesos. After that, after the completion, ibalik nila ang market sa city. Mm-hmm. Pero tayo, ginawa natin ang tatlong markets. Humiram tayo ng fondo sa DBP. At saka patapos na itong markets deadline, baka by December, bago na ng lahat na markets natin. Aside from that, pinagawa natin ang lahat na public plazas sa Iloilo City. We have 6 public plazas. We restored all the public plazas in Iloilo City. Apo, at last na po to, Mayor. Kumbaga, nabalitaan po namin na katatapos lang po dun sa Aliwan Fiesta 2024. Kumbaga, nasungkit po ang mananayaw ng Iloilo City, ang kampiyon para po dun sa street dancing competition. At ano po, mensahe po natin, Mayor, kumbaga, ang Iloilo City na naman po ang nakasungkit po dito, Mayor. Happy ako sa panalo ng Iloilo City sa Aliwan. Apa? Number one ang Ninagyang, Iloilo City. Number two ang Iloilo Province, ang apa? Bultugan. Mm-hmm. So, number one at saka number two, Iloilo. Mm-hmm. Talagang proud na proud ako talaga. Kasi Iloilo ang nakakuha ng top two prizes in Aliwan. Apa? Aliwan is the festival where you have the best of the best. Mm-hmm. And Iloilo is the best. Apa? At siguro, Mayor, yung namin kay ganong aabalahin, baka meron po kayong mensahe sa publiko, particular mga kababayan po natin, mga taga Iloilo na naniniraan dito po sa Mega Manila. Mensahe po, Mayor, sa inyong kababayan dyan sa Iloilo City, Mayor. Well, first of all, sa mga taga Iloilo na dito nakatira sa Metro Manila, bibisitahin ninyo ang Iloilo City. Nag-improve na talaga ang Iloilo City. Apa? And talagang it has become a city that you can all be proud of. I am inviting everyone to come and visit Iloilo City. Mm-hmm. We have several museums in Iloilo City that you can go to. Aside from that, you can go to the public plazas. And by December, you will enjoy our new markets.
for Iloilo City. Apo, at konsektor po ng turismo pag-uusapan, talagang napakarami na gustong ikutin ng Iloilo City Mayor. Oo, kay Rick, no? Correct pala. Apo. Ang Iloilo City has a lot of old churches. The Molo Church, the Aro Cathedral, at saka marami pa. Apo. Na pwede mo puntahan, mga lumang lumang bahay, lumang mansions, lumang buildings, no? Our Central Business District is lined up with several buildings. Okay. At kami nagpapasalamat po, Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City. Mayor, ingat po palagi. Ingat, Tret, Karex, at saka maraming salamat sa opportunity na makabigay tayo ng mga improvements, developments para sa Iloilo City. Apa, salamat. Good afternoon. Apa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.